Bakit hindi ko banatan? Simple lang naman eh. Ito ang aking prinsipyo, ha, pagdating na ho dito sa bagong administrasyon. I will not judge Marcos and his administration, his government, of what happened in the past, what he said in the past and now, but what he will do. Okay, halimbawa, yung speech niya sa oath-taking, binanata na naman siya ng Rappler, binonggang-bongga ng Rappler. Kesyo sabi eh, kasinungalingan, yung windmill, kasi dati dininay naman niya na nagagawa niya yun, kesyo private daw. Tama, okay. Tapos may punto na food security, kesyo sinabi daw, nakamit nung ni Marcos Sr. Okay, sabi naman ng Rappler, hindi naman daw. Okay, ito si Rambo na naman ito eh. Sa akin ganito lang. Okay, ito lang ha, hindi ho sa ano. Ang lahat ng politiko may matatamis na sinasabi. Meron ho silang magagandang pinapangako. Lahat yan. Maniwala ho kayo sa akin, walang exemption. Lahat ho yan. Merong sinasabing maganda during campaign and while in the office. At the same time, meron din sila mga sinasabing palpak, mali-mali. And there's no exemption, even PRRD. Ito, halimbawa na lang. Bigyan ko lang kayo ng ano, para lumawak ho ang inyong kaisipan at understanding and maturity pagdating sa issue ng mga politiko. Halimbawa, di ba, pinangako niya na mag-jetski siya. Hindi naman niya tinupad. Ibig bang sabihin nun, sinungaling at masamang tao na si Pangulong Duterte? Hindi ho. Depende pa rin ho yan sa kanyang ginawa at gagawin. Diba? Eh, maganda yung ginawa niya patungkol sa relasyon sa China. Binola-bola niya ang China. Tinulungan tayo ng China. Binigyan tayo, pinrayori tayo sa bakuna, which is at that time, agawan. Diba? So, it was a promise na hindi natupad yung jet ski. Oh, pero magandang nagawa. So what am I saying? Marami yung example niyan. Example ko nga niyan, yung sinasabi niyang 3 to 6 months na crime, mawawala. Oh, hindi rin niya natupad yun, 'di ba? Pero 56% ang naibawas sa crime. Yan 'yung sinabi ng PNP chief nung panahon ni Elizard, natanda ko. Inisipon na ako sa lamig. O, di ba? So, ibig sabihin po, ito lang kasimple. Every politician, every government official had a promise na hindi natupad. Walang exemption, even the President Rodrigo Roa Duterte. Pero, ang importante yung nagawa. Okay? Marami silang sinabi na medyo sumablay, okay? But yung action nila, marami silang magandang ipatupad sa gobyerno. So ganun din, no, to be fair with Marcos, even if I didn't vote for Marcos, I didn't campaign for Marcos, to be fair, ganun din po ang aking sasabihin na bagay kay Marcos. May mga promises po si Marcos ngayon na parang, alam mo yun, pasok dito, labas sa kabilang tenga. Pero it's too early na para batikusin na kaagad natin at hindi pagbigyan. Ako talaga, sa tingin ko, I will give him a chance of 1 year to make changes, hindi man perfect, hindi man ganun kalaki, basta magkaroon ng maliliit na changes. Di ba po? So, yun lang po ang aking ano. Sa tingin ko po eh, dapat ganun naman po tayo. Kasi nakakasawa na ho yung ano eh, yung tulad niyang Rappler.
bira kagad. O taking pa lang, di ba? Bira kagad. So, wait lang. Ha? Excuse me, you have ginger tea? Ginger tea? Yeah, one piece. So, bira kagad ng Rappler. Parang, pangit eh. Ewan ko ha, sa akin ha, napaka-negative naman. I don't think that would be fair. Napunta ka lang si Bungos, napainggis ka na. I think that would be fair for Marcos. Give him one year. Okay. And then we'll see if magkaroon ng changes o hindi. Kung nagkaroon ng changes, pwede maganda, palakpakan. Kung hindi, pwede i-remind siya na this is your promise. Pero maniwala ko kayo. Wala pang isang buwan. Gusto nyo na kaagad sabihan ng... sorry ha, huwag ko kayo magagalit. Kasi ano po ako eh, fair na person ako. I always give the benefit of the doubt sa mga kandidato, sa mga taong kausap ko. Kahit sa mga taong nagkakamali sa akin. I give the benefit of the doubt. Namalay nyo naman, unintentional, alam mo yun, just be positive. Yun lang sa akin, be positive with our government. Supportahan natin. Ito kasi halimbawa, ako medyo irritated kasi, kaya sabi ko nga, it's okay to criticize the government. I think it's healthy to have criticism, constructive criticism on the government. Pero, yung birthday ni Imelda, parang pinalalaki na kagad natin na there's pambihira naman. Hindi, ito, halimbawa na lang. Kunwari, ang nag-birthday, di ba ito? Naalala nyo na nag-photoshoot si yung apo, anak ba? Apo ba yun, no? Anak ni... Hindi ko sure, ha? Apo ni Pangulong Duterte, anak ni Pulong ba yun? Ewan ko, hindi ako sigurado kasi Pulong yun. Yung nag-photoshoot sa Malacanang na binatikos kaagad. Parang... ganun na ho ba tayo ka-negative na may mga ganung bagay, babatikusin ka agad, nakasayang sa pera ng taong bayan. Parang tanga lang, nag-photoshoot lang. Tapos, pati ngayon itong birthday ni Imelda. I mean, sino sa atin ang hindi nagsiselebrate ng birthday? Sino sa atin ang hindi? Eto ha, ako, ulitin ko. I don't like the Marcoses in some areas, pero... pag meron namang medyo sa tingin ko eh sablay na banat ang kalaban, eh pupunahin ko. Halimbawa, birthday. Ito ha, tandaan ninyo, matanda na ako si Imelda. Hindi naman siya na nga, no? Pero nanay yun ni okay. Nanay yun ni ng presidente. Na at the same time, maybe konti na lang ang kanyang birthday. Bakit? Matanda na ho eh. As in, di ba? Sobrang tanda na. Hindi na natin alam kung yun po ay ang kanyang last na birthday. I mean, mag-celebrate lang issue. Wala, meron naman po siguro hong pera. Ano, nakaw kagad eh. Sabihin na natin, pero meron. Sige, eto. Kung sasabihin niyo na bakit hindi nakulong si Imelda kahit na meron siyang kaso, yan, okay yan. Okay sa akin yan, yung ganyang klaseng accusation. Okay sa akin yan. Oh, yun, sige. Kasi may basihan. Pero yung mag-birthday yung tao doon, na, anak, na ikaw ay anak mo, ay presidente, tapos sasabihin na kagad natin, bonggang-bonggang kasalanan na. Parang, ganun na ho ba tayo kababaw? Ako, yun lang naman sa akin. Ha? Kung may mali naman talaga eh, siguro kung talagang bonggesyos na sobrang-sobra na nag-import pa ng malupit na pagkain sa ibang bansa para lang ano. Pero mag-birthday lang doon. Oh. Sabihin na natin maliit na kahit magpa-cater sa mamahaling restaurant if they can afford it. Kasi ganito sa atin eh. Kaya ako medyo naiinis. May lang kasing kababayan natin na may halong inggit eh. Yung parang ang isang public official kung sakasakaling kumain sa magandang restaurant, masama na. Merong motor na mamahalin, ninakaw na. Merong kotse mamahalin, ninakaw na kagad. I mean, it's not seen to be rich. Okay? Unless
insensitivity, halimbawa, nagkaroon ng matinding sakuna, bagyo, o disaster sa lugar ng isang mayor, tapos itong mayor, namamasyal lang sa ibang bansa, ayun, ganyan, medyo okay pang batikusin. Pero yung ngayon naman na they can afford, hindi naman ho siguro masyadong magastos yung kumain lang at mag-celebrate lang. Kasi alam mo kung bakit, eto ha, bakit ko to sinasabi? Number one, ang mali kasi ng mga pinklawan, dilawan, at mga ibang haters lang na pag sobra nating binubomba ng banat lang ng banat si Marcos, nagsha-shutdown ang tenga ng tao. Kasi nga, daldal ka ng daldal nang wala ng dahilan. Halimbawa, bigyan ko an example ha. Yung asawa ninyong putak ng putak. Pagising pala ng umaga, wala ka pang ginagawang masama, putak na agad ng putak. Diba? Maniwala ko kayo sa akin, kahit may magandang sabihin yung asawa nyo, hindi nyo napakihinggan in the future. Bakit? Kasi putak ng putak eh. Daldal ng daldal. Ngawa ng ngawa. Nager. Eh, kesa na makinig sa'yo dahil minsan ka lang magsalita. Eh, dahil nga sa sobrang daldal mo lagi, lagi mo siyang pinapagalitan, yung pinapagalitan ka ng asawa mo, hindi ka na nga nakikinig. Kasi nga, nasaturate ka na. So, nagsarado na yung tenga mo. Kahit ano pa sabihin niya. Kahit, kunwari, halimbawa, pinapagalitan ka lagi. Tapos, biglang sinabihan ka lang ng I love you. Hindi mo na rin napakinggan. Bakit? Kasi ang tingin mo dun sa I love you, pagalit na rin eh. Parang ganun ang dating niyan pagka masyado tayong naging negative sa gobyerno. Kahit pa maganda yung sinabi natin, no? Kahit ano pa yung sabihin natin, pag araw-araw negative ang binabato natin, people will not listen anymore. Eh, you will not even convince people to listen to your argument because saturated na. So feeling ko ganun na nangyayari ngayon doon sa ibang putya, simula pa lang banat na kaagad non-stop na, pati itong apoy ito, halimbawa yung kay Pastrana, sabi nga ni TP binayaran na daw, which is totoo, no? Nung nag-research ako sa ilang kaibigan ko na totoo naman nagbayad na, eh ngayon bakit daw nilagay sa conflict of interest na, kasi daw parang ang ano niya pa eh, yun yung negosyo ni Pastrana, bakit doon siya nilagay? Magkakaroon daw ng conflict of interest. O, may punto kung pakikinggan mo, di ba? Pero, tama rin in a sense eh. Sino ilalagay mo sa posisyon? Walang iba kung hindi yung may alam din doon sa posisyon na yun, di ba? Kaya mo nga siya nilagay doon kasi expertise na yun eh. May karanasan siya eh. Ang tanong na lang ay ito. Kung ginamit niya yung power niya, okay, bilang GM nung authority, yung PPA na yun, ginamit niya yung power niya to favor his company. Thank you very much. Eh yun, ibang usapan na. Di ba po? Ibang usapan na po yun. Eh hindi pa naman niya ginagamit. Wala pa naman siyang ginagawa. I mean, again, dito sa channel ko, I would say, judge our government official according to what they do, not on who they are, what they do. Para hindi ho tayo ano, kasi di ba ang pangit naman po yun, ang aga-aga ng eksena, masyado nating kagad binabana. Antayin natin kung may ginawa yung masama in the future, eh di ba natin, di ba? Eh wala pang ginagawa yung mama, nakaupo pa lang unang-una, nagbayad na nga ng utang. Oh, di ba para, okay, again, sabi nila may kasalanan. Is it proven? Oh, di ba? Same argument na ibibigay ko kay TP, na lagi nilang binibigay ng argument ng dinidepend sa nila si Marcos. Na-prove na ba sa court? Di ba, yan ang lagi nyo sinasabi. Oh, ngayon, is it proven in the court? Yung mga papers nga na binubulgar ninyo, hindi pa natin masasabing official. Hindi nyo nga tinanong. Ito rin si Taberna kasi kung ano-ano rin na sinasabi, isa pa ito. Yun naman yung ginger tea. Ganun mo.
ginger talaga. Sinawsaw na ginger. Hindi ba? Ewan ko dito sa Kitaberna, parang dati nirerespeto ko ito dahil lang pinapakinggan ko dati yun sa dos por dos eh. Ngayon, parang nagiging marites na lang din eh. Lagi na lang ano. Ewan ko ha. Yung style niya parang umi-style TV na lang ng binabase sa marites. Yung kesyo may dokumentong nakuha na ganito. Hindi, ganito lang eh. Bakit hindi nyo muna i-confirm? Okay? Again, I'm not defending Marcos. I'm not defending Attorney Vic. I don't defend. Kaya lang, let's be, ano naman, malawak ang isip. Hindi yung bira lang ng bira. Para lang may mabira. Di ba? Ang pangit eh. Kung may ginawang masama si Pastrana, o durugin natin araw-araw. Kung sasamahan ko kayo, araw-araw natin durugin. Kung may ginawang masama yung mama, eh hindi pala na, kasi may naaamoy kasi ako eh. At totoo lang may naaamoy ako. Ganito yan, mga kapatid. Hindi ko sinasabing ito ginagawa kay Pastrana. It's the same thing like beating. It's the same thing sa competition. Sa games. Lagi hong may kalaban. Ibig sabihin po nun ay malamang may kakumpetensya sa pwesto eto si Pastrana. Ito yung teorya ko kung bakit may demolition job kay Pastrana, which is ginagawa talaga yan. Ito, hindi ko sinasabing ito ang ginawa kay Tipi at kay Taberna, hindi ito sinasabi ko. Pero sa akin, feeling ko, meron demolition job na nangyayari kay Pastrana. Ito, sa habang tinitingnan ko. Kasi, baka merong gustong pumasok doon na ibang tao at tapos hinire o mag-hire siya ngayon ng mga media blogger na titira doon sa isang kalaban niya. Kesyo may mga expose pa. Di ba? Sarap. Kasi ginagawa yan ng ibang ano. Hindi, I'm not saying si ano yun ha, si Tipo yun o si Taberna, pero ginagawa ko kasi yan eh. Yung kunwari may mga, ngayon kasi labanan ng appointment. Maraming gusto ma-appoint. Tapos itong mga naglalabanan sa appointment, nag-hire ng media para siraan yung kalaban nila, nag-hire ng influencer para siraan yung kalaban nila. Para durugin. Ano sa tingin ninyo? Feeling ko may ganung nangyayari kay Pastrana. I'm not saying si Taberna at si DP hinire ng kalaban. I'm not saying hindi yun. Pero basta ako, sa tingin ko lang, merong demolition job na nangyayari kay Pastrana. Or, pangalawa, yung teorya naman na may sumisira kay Attorney Vic. Okay? Meron dumuduro kay Attorney Vic kasi merong mga hindi na pagbigyang posisyon sa gobyerno. Hindi na appoint. Gusto magpa-appoint, hindi na appoint. Diba? So, dinudurog nila si Attorney Vic. Kasi sa tingin ko ha, para i-appoint ni Marcos si Attorney Vic na executive secretary, parang si ES yan. Ay, parang si ES. I mean, parang si Mildel Deja yan. Eh, yan ho ay pinaka-trusted. Ibig sabihin ng executive secretary, bigyan ko kayo ng sample, nung panahon ni Pangulong Duterte, nag-ibang bansa siya. Iniiwan niya yung bansa. Buong bansa doon sa ES, executive secretary niya si Mildel Deja, iniiwan niya. Okay? Ganun ka-trusted ng presidente ang isang ES. Madaling salita, si Bongbong Marcos, ganoon niya ka-trusted si Vic Rodriguez. Na to the point,
pag nag-ibang bansa yan, pwede niyang, kuwari, kasama niya yung vice president sa ibang bansa, pwede niyang iwan yung bansa, ibilin sa executive secretary.